Okay. So andun yung konteksto. So, yan din ang nagtulak at yan ang ginagamit niya justification ni Marcos Senior kung bakit tiniklara niya ang Marcelo. So, good morning mga kababayan. Itong diniscuss ni Professor Tontong Contreras ay makakuha sana ng kumbaga makapukaw ng kaisipan na itong mga anti-Marcos. Kung saan ay ayon nga kay Professor Tontong Contreras, yung pagdeklara ng Marcelo ay isa sa mga legitimate na ginawa ni dating President Marcos. Una ay para maipagtanggol itong state natin o itong ating bansa laban sa mananakop. Ito nga yung mga komunismo. At inantulad pa ni Professor Tontong Contreras yung nangyari sa ibang bansa na maari kung hindi nagdeklara si President Marcos noon ng Marcelo, maaring naging komunista na rin tayo at maaring na-invade o naagaw na rin yung gobyerno natin. So, salamat kay dating President Marcos ay ginawa niya yung trabaho niya na magdeklara ng Marcelo at hanggang ngayon, nanatili pa rin tayo sa ganitong kalagayan na sabi, ginamit niya pa yung ibang bansa, itong si Professor Tontong Contreras, yung Laos, Cambodia, na at iba pa na mga bansa na sa panahon na yon na nagdideklara ng Marcelo itong si President Marcos ay kalinsabay noon halos ay yung ibang bansa din bumabagsak sa komunismo dahil nga ay natatalo. Pero alam natin sa ginawa ni dating President Marcos ay napanatili yung bansa natin na hindi maaagaw ng komunismo mga kababayan. So marami kayong matutunan dito sa diniscuss ni Professor Tontong Contreras, mga kababayan. At sana yung mga anti-Marcos ay magkukunting kung talaga ang yung loyal nyo ay sa bansa at hindi sa pangsarili at wala kayong balak na masama. Kasi meron ngayong balita Meron akong balita na nakikita na pinos ni Juan Ponce Andrelli na nagluluto ngayon yung mga anti-Marcos ng isang paraan para kung paano daw ibabagsak itong gobyerno ni Bongbong Marcos. So wag naman sana. Then lalo kayong kakamuhian ng taong bayan yun pag ganun kayo. Diba? Lalo kayong kahit anong paninira nyo hindi na obra. So panoorin nyo muna itong discussion ni Professor Tontong Contreras. Pero kahit sino naman ang tanungin yung political scientist, ang magsasabi sa inyo na martial law is a legitimate instrument of the state. Nakasulat po yan sa Saligang Batas. Ano ba ang Saligang Batas? Yan po yung covenant, yung kasunduan sa pagitan ng mamamayan at ang gobyerno ng Estado. So, ang isang bagay na nakasulat sa Saligang Batas ay legitimo. So, maring tanungin nyo, kung nakasulat naman pala yan sa Saligang Batas, bakit ang tingin ng iba parang napaka mali, madumi? Kasi binasi na yan sa naranasan nila ng martial law o naranasan ng martial law. Pero technically, ideally, martial law, you know, is a legitimate instrument of the state in the same manner that laws are legitimate instruments of the state. But it doesn't mean that some laws, that laws are always just, di ba? Hindi naman laging ganun, na lahat ng batas ay just o makatwiran. Hindi rin naman porket ang martial law ay legitimate instrumento ng Estado, ay ito ay ginagamit na sa tama. Okay? So, technically, martial law is used by the state to defend itself from collapse. At itong mga collapse na ito ay pwedeng, ang dahilan nito ay merong invasion, may mga gustong manakop sa atin, rebellion, o merong mga umaalsa laban sa gobyerno, gustong pabagsakin ito, or merong matinding kaguluhan, nagkaroon ng malawakang, kunyari lindol na intensity 7 na nawasak ang lahat ng infrastruktura ng isang lugar. So to retain order, to impose order, martial law can be declared. Now in the 1987 Constitution, ang Pangulo ay may dalawang kapangyarihan na reserve sa. Pero kahit sino naman ang tanungin yung political scientist, ang magsasabi sa inyo na martial law is a legitimate instrument of the state. Nakasulat po yan sa Saligang Batas. Ano ba ang Saligang Batas? Yan po yung covenant, yung kasunduan sa pagitan ng mamamayan at ang gobyerno ng Estado.
So, ang isang bagay na nakasulat sa saligang batas ay legitimo. So, maring tanungin nyo, eh kung nakasulat naman pala yan sa saligang batas, bakit ang tingin ng iba parang napaka mali, madumi? Kasi binasi na yan sa naranasan nila ng martial law o naranasan ng martial law. Pero technically, ideally, martial law, you know, is a legitimate instrument of the state in the same manner that laws are legitimate instruments of the state. But it doesn't mean that some laws, that laws are always just, di ba? Hindi naman laging ganun na lahat ng batas ay just o makatwiran. Hindi rin naman porket ang martial law ay legitimate instrumento ng Estado, ay ito ay ginagamit na sa tama. Okay? So, technically, martial law is used by the state to defend itself from collapse. At itong mga collapse na ito ay pwedeng, ang dahilan nito ay merong invasion, may mga gustong manakop sa atin, rebellion, o merong mga umaalsa laban sa gobyerno, gustong pabagsakin ito, or merong matinding kaguluhan, nagkaroon ng malawakang kunyari lindol na intensity 7 na nawasak ang lahat ng infrastruktura ng isang lugar. So to retain order, to impose order, martial law can be declared. Now in the 1987 constitution, ang pangulo ay may dalawang kapangyarihan na reserve sa kanya. Yung isa yung tawagin niya ang militar para mag-restore ng order, yung calling out powers. Hindi pa naman to martial law, pero pwedeng tawagin ng pangulo ang militar na i-deploy niya. Sapagkat pagdating kasi sa paggamit, ang militar ginagamit lang yan pag may kaaway ng estado. Pero para mapanatili ang kapayapaan, ang pulis. Pero pag tinawag na minomobilize ang militar, pwedeng tawagin ng bilang commander-in-chief, pwedeng tawagin ng pangulo para mag-maintain ng order ang sundalo, ang armed force of the Philippines. And then of course next to that is to declare martial law. Declare the entire country or a part thereof, katulad ng ginawa ni President Duterte sa Mindanao, kung nakikita niya o nakikita ng pangulo na kailangan. Pero sa ating 1987 constitution, hindi na ito absolute kasi repasuhin ng Kongreso ang deklarasyon. Na once madeklara ng presidente, i-communicate ng presidente sa Congress ang dahilan kung bakit nagdeklara siya, at nasa Kongreso na kung pagtitibayin ito, paikliin o pahabain pa. So yan ang isang mekanismo na ipinasok sa 1987 Constitution na wala noong 1972. So sa malinis salita, ang martial law na andyan sa ligang batas. Yan po hindi nawawala. Okay? Ngayon, again, hindi ko sinasabing mali yung mga nagagalit sa martial law. Ang sinasabi ko lang, ideally, yun ay legitimate instrument. Pero, pwede itong gamitin sa hindi magandang paraan. Now, punta tayo noong 1972 nung magdeklara si Marcos ng martial law. Hindi pala, ginamit pala ni Marcos na konstitusyon noong nagdeklarasyon 1935 constitution. Okay? Sapagkat yung 1972 doon na yung constitution na itinatag nung nagkaroon na ng martial law. Yung 1935 constitution ang nagsabi na si ang pangulo ng Pilipinas pwede magdeklara ng martial law. So, debate kasi ito eh. May mga nagsasabi na kaya gusto ni Marcos na ideklara ang martial law ay para palawigin ang kanyang termino. Alalahan mo, termed out na si Pangulong Marcos. Nung time na yon, 4 na taon kang presidente, pwede ka lang ma-re-elect once. Okay? So naka-second term na siya. So ang sinasabi ng iba, dahil bawal na siya sa third term, dahil gusto niyang palawigin ang kanyang kapangyarihan, ay nagdeklara siya ng martial law. Now, of course, hindi natin mapipigilan ang ibang tao na itong isipin na dahilan. Okay? Karamihan sa mga kritiko ni Pangulong Marcos ay yun ang naiisip na kaya nga diniklara yung martial law dahil gusto niyang mag-get away from the term limitations kasi gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang kapangyarihan. On the other hand, there are people, there are also historians, and there are people who would like to believe. Kasama nito si Rey Leto, for example, isang kilalang historian, na
Hindi lamang pwedeng i-reduce yung desisyon ni Pangulong Marcos noong 1972 na magdeklara ng martial sa ambisyon niya. Titingnan mo rin sa geopolitical context noong panahon na yun. Ang panahon na yun noon ay magulo. Alalahanin natin may Cold War noong panahon na yun. Naglalabanan ng Russia at ang Amerika. At ang China nagiging player na noon. At unti-unti marami ng bansa sa Southeast Asia ang kung hindi man bumabagsak sa komunismo ay nagkakaroon ng banta ang komunismo. Ang Laos, ang Cambodia, ang Vietnam, puro na sila magiging komunista. At nung panahon na yon, meron ding communist insurgency sa Thailand. Meron sa Malaysia. Meron sa Indonesia. So lahat may banta. And naandun yan kasi global context na merong paglawak ang komunismo. At ang komunismo, kung aaminin natin, ibang usapang politika siguro to kasi masyadong complicated ang ideology ng communism. Pero yung mga nangyaring revolusyon sa Vietnam, sa Cambodia, sa Laos, lalo na sa Cambodia, na kung saan nanalo ang komunismo o ang mga communist-inspired forces. Sapagkat gusto kong linawin na maaring yung isang puwersa na rebellion ay ginagamit kunyari ang komunismo, pero hindi naman talaga nila talagang niyakap ng totoo yung komunismo. Katulad sa Cambodia, anong ginawa ni Pol Pot? Ang kanyang ideolohiya ay napaka-inspired by the communist ideology. However, yung kanyang genocide, yung ginawa niyang pagpatay, yun ay hindi na yun komunista. Okay? Yung nangyaring genocide, wala na yun sa piniprescribe, although may sinasabing violent uprising ang communism, that there has to be violence, but to kill millions of people without even a reason, just to kill them because you want to purify the country na ginawa ni Pol Pot sa Cambodia, yun ay hindi na kaakibat ng purong ideolohiya ng komunismo. Pero ginamit yun. So ang nangyari sa Vietnam, nagkaroon din ng violence, nagkaroon din ng political violence, nagkaroon din ng pagpatay ng mga inosenteng civilian. Ganon din nangyari sa Laos. So kapag nananalo ang komunismo, may kaguluhang nangyayari. May namamatay. So ang nangyari sa ibang mga bansa katulad ng Thailand, Indonesia at maging sa Pilipinas dahil may mga nag-uusbong ng mga communist movements ay naandun yung panganib na baka matulad tayo sa Cambodia, matulad tayo sa Vietnam. Okay. Saan dun yung konteksto? So, yan din ang nagtulak at yan ang ginagamit niya justification ni Marcos Senior kung bakit tiniklara niya ang Marcelo. Dahil sa impending threat ng communism. Sabagat nung panahon na yon, talagang marami nang nagrebelde. Marami nang nag-aalsa. Okay? Marami nang namumundok. Marami nang sumasali sa Communist Party of the Philippines, sa New People's Army. Okay? At yan ay nakita natin. At ang isa sa mga lugar na yan ay naging matingkad ay sa mga university campuses katulad ng UP. Na kung saan ang mga estudyante, dahil sila ay na-expose sa mga writings ni Mao Tse-tung, ni Lenin, ni Marx, di ba? Ay nag-alsa sapagkat alam naman natin in any country for that matter, the seat, one of the seats of rebellion are always the universities. Diyan nagsisimula ang mga rebellion. Diyan nagsisimula ang mga revolusyonaryo, karamihan diyan katulad ni Pol Pot, katulad ng yung sa Vietnam, di ba? Ni Ho Chi Minh, di ba? Lahat 'yan ay nakakuha ng inspirasyon nung nag-aral sila. Nakita nila kung anong sinulat ni Marx. Nakakuha sila ng mga ideya tukol sa ano ba ang isang communist society, ano ang communist ideology sa mga pag-aaral nila. Ganon din na nangyayari sa Pilipinas. So maraming estudyante sa UP na nag-alsa and so on. So yun ang konteksto. So ang tanong, may karapatan bang estado magdeklara ng martial law? Without making any judgment, first, whether it was abused or not. The question is whether the state has a right to protect itself. And therefore, the question can be answered by yes. It is incumbent upon the state to protect itself. And during that time, nakita na, tingnan nung nangyari sa Cambodia, tingnan yung nangyari sa Vietnam, ayon lang noon na maulit na mangyari sa Pilipinas yun.
At objectively, meron naman talagang mga pagkilos na. Alam naman yan, hindi naman natin itatanggi na lumalakas ang communist movement noong panahon na yon. Maging sa mga campuses, sa universities. So kaya nadeklara ang martial law. So dalawang nagbabangga ang naratibo. Ano ba talagang totoo dito? Totoo ba na ginamit ni Marcos ang martial law as an excuse to perpetuate himself to power? O yun ay ginamit legitimately to protect the state? Yun ang dalawang nagbabangga ang naratibo. Para sa akin, para malaman natin ang totoo, pag-aralan yan. Ungkatin yan. Hindi natin pwedeng assume lang na, oh, ginawa lang ni Marcos yun para ma-perpetuate ang kanyang power. Or, oh, para lang maging maligtas ang bansa. Hindi natin pwedeng assume. Dapat pag-aralan. Ano ba talaga ang dahilan? Ano ba talaga ang nangyari? And so when we do this, we are not revising history. We are just reframing it. We're looking at what is the reason. Kasi pwedeng pareho yun. Pwedeng, hindi ko sinasabing ito nangyari. Pwedeng nakita ni Marcos, ibig sabihin pareho niyang ginamit. Maaring parehong ginamit niya na, okay, merong rebellion, merong communist insurgency na nangyayari, mapanganib, ayaw natin, but at the same time, maganda rin to kasi pag magdeklara ako martial law, ako pa rin ang presidente. Hindi ko na kailangan kasi patapos na ang termino ko. So, hindi natin sinasabing hindi ganun na nangyari, pero hindi rin natin sinasabi na ganun na nangyari. But it has to be understood in that context. Okay? So, sa akin mga kababayan, yung opinion ko dyan, bagamat siga sa pagdeklara kasi ng martial law, ay hindi talaga maiwasan na may mga taong masasagasaan talaga dyan eh. Kahit anong batas kasi sa ating bansa na gagawin ng isang mababatas, halimbawa, ay hindi maiwasan na walang masasagasaan. Hindi naman lahat yan ay masasang-ayon talaga. Walang batas sa ating bansa na 100% lahat ng tao ay sang-ayon dyan. Marami talagang mga bagay o tao na hindi sasang-ayon dyan. Kagaya ng pagdeklara ng martial law ni President Marcos. So, alam naman natin, kahit tatanungin natin yung mga tatay natin, no? Na maraming talagang minsan, nandun na talaga yung mga bagay na masasabi natin. May mga tao talaga na hindi pabor sa, ano, sa martial law. Eh. At saka yung sinasabi nila mayroong pag-aabuso sa panahon ng martial law, halimbawa yung mga army, ay nandun na talaga. Kasi kung titingnan mong mga kwento ng mga matatanda, bagamat sang-ayon sila sa martial law kasi kailangan protektahan ng gobyerno yung state. Kasi alam naman natin yung pagdideklara ng martial law at inyong ang napakinggan sa discussion ni Professor Tonton Contreras, nakikita nyo kung ano ba talagang dahilan kaya nagdeklara ng martial law. No? Sa akin, kay Tonton Contreras, yung deklara niya, yung ano niya pa ay parang dalawa yung option niya eh. Maari daw na nagdeklara ng martial law si Ferdinand Marcos dahil mananatili sa kapangyarihan at maari din daw nagdeklara ng martial law para protektahan yung estado ng ating bansa. Pero sa akin, na tingin ko doon, yung protektahan ng estado ng bansa, kasi alam niyo bakit si Ferdinand Marcos may sakit na yun eh. Di ba? May sakit na yun. Hindi niya na kailangan ng kapangyarihan doon. Ang pinotektahan niya lang talaga yung estado ng ating bansa. Kasi kung hindi siya nagdeklara ng martial law, sa palagan niyo, saan tayo ngayon? Naisip niyo ba ngayon? Kung hindi nagdeklara ng martial law ito si dating President Marcos, kung anong nangyari sa bansang Pilipinas ngayon? Kahit magbalik tanaw kayo eh. Halimbawa, mag-recap kayo sa inyong memory. Kung hindi nagdeklara ng martial law itong si dating President Marcos, anong nangyayari kaya sa ating bansa? Palagay nyo. Diba? So, kayong makakasagot, yung mga taong ano dyan, kayong makakasagot. So, hanggang dyan na lang ating video mga kababayan. At maraming salamat inyong at least pagtatangkilik kahit pa paano sa ating channel na ito.